compute the distance x at which t is equals to 100 pound should be placed from the point B to keep the bar horizontal. So meaning, ano daw ang value ng x kapag inapplyan ng force na 100 pound na hindi nagsaslide or na tatabingi itong horizontal bar. So yung hanapin natin is yung distance para maging stable lang ito at hindi kagalaw kahit may mga inclines. So yung pinaka simple at unang step na gagawin natin ay alamin kung ilang na force na present dito sa figure na to. So alam natin na ito ay inclined, so meaning normal na magkakaroon nito ng normal force perpendicular to its surface. So lalagyan natin ng mga normal force ito. So yan yung mga normal force na present dito sa incline. So yung B perpendicular to the plane, so meaning yung angle na to ay 45. Okay, so tatawagin natin itong NB or normal force to B. Next is yung NA or normal force ng A. So kung 30 ito at perpendicular ito, meaning itong angle ay 60. At kung 60 ito, itong angle ay 30. So perpendicular meaning 90. So by that, pwede na natin ma-identify kung ano yung mga gagawin natin para ma-solve ito. So meaning meron tayong apat na force present. So yung gagawin na natin is to combine these loads or force into single. So since same lang yung direction nila, nakalay sa iisang bar, so pwede natin sila i-add as one. So 200 plus 100 is 300. So pwede natin gayahin yung kanyang direction. So meaning okay, 300 pounds. I-coconnect natin yung tail nitong NB dito sa head ng 300 pound. So ganito. So ito ay NB. At i-coconnect natin yung NA dito sa 300 pound. So parang ganyan yung magiging itsura ng triangle natin. So ito NA, ito NB. So ano yung angle ng NB natin with respect to y-axis? So kunyari y-axis na ito, so ano yung angle nito? So kung 45 ito, meaning ito ay 45 din. So meaning ito ay 45. And then sa NA, so ano yung angle nya with respect to vertical? So kung didiretsuhin natin ito baba, okay, so kung 60 ito, itong angle dito ay 90. So ilan yung total na angle sa triangle? Di ba 180? So 90 plus 60 is 150. So ilan na lang yung kulang? So 30. Meaning itong angle ay 30 degrees. So meaning ito ay 30 degrees. So then, so next, lastly, ito, ilan yung total angle nito? So pwede na natin ito ma-solve by subtracting 180 from this angle. So ito 75, ilan na lang yung kulang para maging 180? So it is 105. So by that, pwede na natin ma-solve yung mga normal forces using sine law. So NA over its angle sine 45 is equals to 300 over sine 105. So NA using cross multiply, yung NA natin ay may value na 219.6 pound. So isusulat muna natin yung NA dito. At erase muna natin ito. So next is NB naman tayo. At ano yung angle niya? 30. So therefore sine 30. NB using cross multiply, yung value ng NB natin ay 155.3. Sulat natin dito. Erase na natin yung mga magugulo dito. So since alam na natin ang mga value ng normal forces natin, so pwede na natin ma-solve ang value ng x using moments. So dito tayo maglalagay ng moments. So it's up to you kung sa A kayo or sa B. So pareho lang ninyo yung makukuha yung value ng x. So pipiliin natin is yung summation of moment P. So summation moment P equals 0, wherein
Counterclockwise is positive. So ano yung mga forces? So we have 100 pounds. Yung distance nyo to B, which is X. Next is yung 200 pounds. So plus din. Times yung distance nyo. So since 12, ito. At may 3 dito. So therefore, di na natin kailangan yung 3 kasi yung hinahanap lang natin ay itong distance from this point up to this point. So therefore, pwede natin i-minus yung 12 sa 3. So 12 minus 3 is 9. So 9 na yung total na dito. So kailangan pa natin i-minus sa x para ma-identify yung value na natitira dito. So therefore, 9 minus x. Yan siya. Next is yung NA natin. So yung NA natin is may angle siya na 60 or 30. So yung point niya is going apart. So yung NA natin ay merong component. So yung X and Y. So since sa X, dito rin mismo nakatutok siya sa point B. So yung value ng NAX natin ay 0. Kasi force times 0 distance is also 0. So yung natitira na lang natin is NA vertical. So yung NA vertical natin ay so yung rotation kapag vertical yung NA ay clockwise, so may minus NA. So yung NA natin ay 219.6 sine of 60. Sine of 60 or cosine of 30 is just the same. Next is equals 0. So wala na. So pwede na natin masolve ito. Distributive plus 18 minus 200x equals, ilipat na lang natin sa kabila yung value. So we have 200 or 2802.4. So ito, add natin yung x. So maging negative 100x is equals to so ito pala ay negative or hindi, positive. Positive pala, positive. Sorry. Positive ito kasi negative. Ilalabas sa equal sign is positive. So, 2,282.4 minus 18. So, yung negative 100x natin is equals to, using your calculator, is 482.4. Divide natin both sides by 100. Value na 4.82. So walang kaso yan kung negative. So measurement lang naman yung hinahanap natin. So meaning kapag negative yung value ng x natin, yung x natin is to the left, or meaning it is 4.82 to the left of b. So meaning to the left yung value ng x natin. So ganun lang maghanap ng missing na distance sa problem na ito.